Good morning! Saturday na ulit. O, ang bilis ng araw. And, ayun, ano bang gagawin namin ngayon? Nasalamin ako. Ano yung nasa harapan ko kasi yung araw. So, short lang ako. Ayan. And, gagawin namin ngayon. Ni Basti, pupunta kami sa ano? Pupunta kami sa labas. Kasi, alam niyo ba yung simula ng November 1 hanggang kahapon, umulan na lang na umulan. Ngayon lang tumila. So, ayun, susulitin namin yung ano kasama to. Yung araw, magagala kami dalawa, mag-scooter na lang siguro kami. And bago ko simulan yung vlog, gusto kong sagutin yung tinatanong sa akin sa isang... Marami rin kasi nagtanong nun eh, sa aking YouTube channel. Yun. Ito. Mapakita ko sa inyo yung nagtanong sa akin. Si Kuya Stoktok Kali, si Kuya Lester, ayan, yun yung tanong sa akin. Yan, shout out Kuya Lester ng Stoktok Kali. And yun, papakita ko sa inyo ang bahay namin ngayon and kung magkano ba yung bayad namin dito. So mag-start tayo dito sa kwarto. Ito yung kwarto ni Basti. Ah, ni Marcus pala, nung anak kong panganay. Ito yung kwarto niya. So, yan. May terrace siya dito. May isang terrace. Yan. Ito yung mga jacket. Nagpe-prepare na kami ng jacket eh. Kasi magtatag ano na dito. Tataglamig na. So, yun. Kailangan namin maghanda ng mga jacket na makakapal. Siyempre, yan. Oh, lilabas na namin yung mga jacket na makakapal. So, ito yung kwarto ni Marcus. Ayan. Meron siyang maliit na terrace sa labas. So, lumipot naman tayo dun sa kwarto namin ni Mrs. Ayan siya na kayo. Medyo madumi yung bahay namin ngayon. Kasi, magpapalit din kami ng bedsheet. Tsaka papalitin din namin siguro to. Papalitan namin ng pantaglamig. So, ito yung kwarto namin ni Mrs. Ayan. Dun si Basti, yung anak kong bunso. Dun natutulog kasi gusto niya katabi pa rin. Katabi pa rin kami. So, ayan, ayan yung kwarto namin. Hindi man siya, sakto lang siya sa amin. Hindi man siya ganong kalaki. Ayan, oh. Ayan. Medyo madami yung bahay. So, ayan. Lipat naman tayo sa banyo. Ito yung banyo namin. Ayan. Wow. Meron siyang bowl, bide, and shower. Ito yung pagsa-shower. Ito yung lagay namin ng madudaming damit. And yung sa pinaka-paborito ko dito, isa, itong malaking salamin na to. Ang sarap dito mag-hilamos tuwing umaga para kitang-kita mo yung mukha mo. Laki kasi ng salamin nito. Kaya ito yung gusto ko sa Pilipinas na bahay. Yung banyo. Yun. So, lipat naman tayo sa isa pang banyo. Dalawa yung banyo ng bahay na to. Ito yung banyo, maliit lang yung isa. Yan, no? Ito, dito kami naglalaba. Nandyan yung washing machine. Meron din siyang isang bowl. Pero wala siyang, yung bide. So, yun, nandiyan yung mga, namin, yung mga panlinis ng bahay na nandito sa banyong maliit. So, ito yung aming sala. Dati kasi malaki itong sala. So, hinati namin ngayon para... Ito yung aming studio ni Basti. Dito siya nagagawa ng assignment. So dito naman ako nag-edit, tsaka nandito yung scooter ko. Yan, nanonood pa rin ako ng vlog ni Kuya Lester. So ito yung yung sala namin. So punta naman tayo dito sa kusina. Ito yung kusina namin. Yan. Yan. Okay na okay lang. Ito ang aming dishwasher. Hugasan ng plato. Sobrang maganda yung may hugasan ng plato kasi apat kami dito sa bahay tapos umuwi lang kami ng hapon na dahil puro may mga trabaho nga kami. So yung mga pinakainan namin syempre mga pagod na kami pag dumarating. Laki ng tulong nito, dishwasher na yan.
And punta tayo sa terrace. Ito yung kusina. Ito yung terrace namin. Oh. Sobrang lamig ngayon. Yan yung terrace namin. Ito yung mga tanim ko na sili. Yung mga jalapenos yan. Yan. Ito may dalawa na ditong pula. Yan ha. Wow. So, papasok na ako sa loob. Ang lamig. Yun. Mamaya papakita ko sa inyo yung garage. May garage pa to. And ayun, sa mga nagtatanong magkano ba yung bayad namin dito sa bahay. Ang bayad namin dito ay 580 euros. So, libre na yung aming, ano, libre na yung aming heater dito. Napaka-importante ng heater dito kasi 3 months lang umiinit dito. Tapos yung susunod na yung natitirang months, puro taglamig na, kaya sobrang importante ng heater dito. Ano yung ano dito eh, yung bahay namin eh. Pag alam mo yung pag nasa labas ka, sobrang lamig. Sa loob ng bahay na to, parang ano lang eh, parang summer rin eh. Kasi ang init nga ng bahay na. And yun ang pinaka-importante. Lalong-lalo na pag may mga bata kayong katulad niya. Timons, naka-t-shirt lang siya. Pero sobrang lamig na sa labas. Ayun yung importante dito para sa mga bata. So, mainit dapat yung bahay. And ayun, nagkukwento ko din pala, hindi ko pala naikwento sa inyo nung last vlog ko na yung kung magkano yung sinesweldo rin ng mga bata. Hindi ba sinesweldo din? Yung binibigay ng gobyerno para sa mga bata. So, yung mga anak ko, binibigyan sila ng 120 euros a month. Bale, hanggang ano lang yun, 18 years old lang yun. So, ang ginawa ko kasi, dati kasi nakakabit sa sweldo ko yun. Automatic na dumarating sa sweldo ko. So, ang ginawa ko ngayon, yearly ko kinuha. So, ayun, para gamitin namin syempre sa ano, katulad next year, magbe-birthday si Basti, yung anak kong maliit, magsa-7 siya. Siyempre, ang 7 dito, kahit sa atin, di ba, yun, ano yun, yung pinaghahandaan. Kasi parang dibo ng mga bata yan eh. So, ayun, ginawa ko para at least wala na akong iisipin na kailangan ko ng pera, ganun. So, ginawa kong yearly yung bayad sa mga bata. And tinamat ko rin sa birthday niya next year. So, ayun lang. At least wala na akong isipin na ganito, gagastos ako ng ganun. At least meron na akong parang sabi natin nakasave na. And time check, anong oras na? 10:26 na. So, nandito na kami sa garage. Yun, ito yung garage namin dito. Yan. Kasama yan dun sa inuupahan namin. Yan yung garage ng mga nakatira dito. So, hindi ko mapapakita pala sa inyo. Naiwan ko yung susi sa taas. So, next time ko na mapapakita sa inyo. Bale, ito yung... Yan, yun yung garage na kasama sa upa namin. Ready na kami ni Basti. Ciao, Basti! Ciao! So, let's go! Scooter kami. Ciao! So, andito kami ngayon ni Basti. Nag-scooter kami. Ciao, Basti! So, ayun. Magagala-gala muna kami dito. Tapos mamaya uwi na ako ng bahay, magluluto naman ako ng lunch. Kasi uwi na si Mrs. galing sa trabaho niya. So mag-start na ako magluto. Ayan, olive oil. Inano ko na yung karne. Pinapa-brown ko na. Lagyan ko siya ng olive oil, tsaka bawang. Ayan na, hintayin nyo lang mag-brown yan. Wow! Ayun yung natutunan ko dito ng lutuin. Tinuruan ako ni Mrs. mag carbonara. So, gagawa naman ako ng sauce ngayon. So, ganito yung gagawin ko paggagawa ng carbonara. Iiwalay ko yung kuha ko ng
ano lang yung dilaw lang ng ano yung dilaw lang ng itlog. Bravo. May isa pala akong natutunan pag ihiwalay niyo ng puti sa yellow na itlog. Yan, hiwalay ko na. Meron akong tatlo. So, yung paapat na itlog na gagawin ko, gamitin ko yung isang buo. Bale, tatlong dilaw tsaka isang buo yung gagamitin ko. Lagyan niyo ng paminta. And konting asin. Huwag niyong dadamihin yung asin kasi maalat yung ano, minsan yung bacon. Okay na yan. Wow. Yan yung pang sauce. Pag gumawa ng sauce na ano, hindi nyo kailangan bumili ng mga cream na carbonara cream. Oops. Ito yung parmesan cheese. Pero ano na siya, durog na siya. Lagyan natin siya ng madami para mas masarap. Eto, may konting gatas kami dito. Lagyan natin siya ng konting gatas. Wow! And next, mag-ano naman ako, mag-ihaw naman ako ng pang-second plate namin. Bumili akong 4 na peraso ng karne. So, lalagyan ko lang siya ng asin. And paminta. Yun lang yung timpla dito. Yan lang. And yun, lagay ko na siya dito. Doon ko siya iihawin sa ano, sa pang-indoor. Kasi malamig sa labas, mahirap nang mag-ihaw. Kaya dito na lang tayo. Yan. Hindi ko na lang maluto. Kabarating na si Mrs. Siguro sakto lang. Pagdating ni Mrs. luto na. And nakapag-prepare na rin ako ng mozzarella. Lagyan nyo lang yan. Asin. Asin lang. And olive oil, syempre. Yan. Ready na yan. So, ready na yung pasta namin. Natanggalan ko na siya ng tubig. So, ang gagawin naman natin, lalagay natin dito yung niluto natin pasta. So, nalagay ko na yung pasta. Ayan, haluin naman natin yan. So, halo natin yung sauce na ginawa natin kanina. Ayan. Wow. And guys, sobrang zoom. And ayan, ready na yung niluto kong carbonara. Wow! And yung second plate namin. Ready na rin. Yan. So, ready na rin ang table namin. Wow! Medyo nakakapagod ka na. And, tara, kain na tayo. Ready na ang aming lunch. Magkakasama na rin kami dito. Ito yung, ano ko, yung aking carbonara. Yan. Tapos lalagyan natin ng konting parmesan cheese sa ibabaw. Yan. Wow. So, ayun, tapos na yung pasta ko. Ito naman yung second plate ko. Wow. Yan. Karne, tsaka mozzarella, tsaka ano ba ito? Parang mustard. Parang yung mustard na dahon. Pantagal ng umay. Ang hang nang nakain ko. Cheese, masarap ba ang carbonara? Ha? Sarap.
So, Vanya! Yan, kakain muna ulit ako. Time check tayo. 3:11 na. So, pumunta kami sa laro ni Kuya Marcus. Chi. Tara mo yung mga puno, dilaw na. Yan. Yan yung ibig sabihin dito pag magtataglamig na. Puro yellow na yung mga dahon ng lalaglagan na. Yan. Sana manalo si na kuya ngayon. Ganda-ganda ang laban. Sana manalo na si na kuya. Nung last na laro nila, natalo sila yun. Ilang points? 16. Tambak sila ng 16 nung unang laro nila. Tignan natin ngayon kung makakashoot siya. Ay. So, andito na kami sa court ngayon. Ibilisan ko lang dahil mga copyright tayo. Mukhang malalaki yung kalaban ni Marcus ngayon.